Sigurado ngang matutuwa ang napakaraming Lakers fans patungkol nga dito sa update ni Adrian Wojnarowski kay Rob Pelinka. Sabi niya, he's been very active. Kahit ngayon nga daw parte ng August na medyo hindi nagtitrade ang mga NBA teams. He's been on the phone a lot nga daw, patuloy na naghanap ng deals na magdadagdag sa Lakers ng shooting pati na rin daw size. At sa tingin nga daw ni Adrian Wojnarowski na magpapatuloy nga daw ang paghanap ni Rob Pelinka hanggang training camp at sa start ng season. Ito nga daw Lakers team na ito mga idol ay magbabago pa ang itsura ang kanilang roster bago nga daw magumpisa ng next season dahil sa move na gagawin ni Pelinka. So talaga namang mapapangiti ang maraming Lakers fans. Akala kasi nila na hindi masyadong gumagalaw itong si Pelinka lang dahil inaabangan si Kyrie. Pero sa katotohanan pala ay palagi ngang naghahanap ng deal itong si Pelinka para nga mai-improve itong team ng Los Angeles Lakers. Kaya naman pala mga idol nag-sign si LeBron James ng 2 years. Dahil siguro nakita niya nga ang dedikasyon at kagustuhan ni Rob Pelinka na talagang maging championship contending team itong Lakers at mabigyan pa nga si LeBron James ng pagkakataon na manalo ng kampyonato. At tingnan nga natin ang mga idol in the next few weeks kung itong si Rob Pelinka ay may mahanap bang deal para nga sa Lakers. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang future number 1 overall pick next year mga idol na si Victor Wembanyama. Sabi niya minodel na nga daw ang kanyang laro kay Giannis Antetokounmpo at Kevin Durant, which is scary mga idol para sa NBA. Kung magkatotoo nga yan at ma-develop itong si Victor sa pagiging isang Giannis at Kevin Durant ay talaga namang idodomina niya ang NBA. Kitang-kita na nga natin mga idol ang mga flashes ng true potential ng batang itong si Wembanyama. At kung magpapatuloy nga mga idol ang kanyang development at ma-reach niya ang kanyang tunay na potential, ay baka we are looking na pala sa future best player in the world. Pero sa ngayon mga idol, yan nga muna at puntaan na natin ang ating panghuling balita. Dahil ito nga ang Brooklyn Nets, sabi ni Brian Dwindors, gusto nga daw ibalik itong si Kevin Durant at i-run it back ang buong team. At yan nga ang inaasahan nilang oo-ohan na ito nga ni Kevin Durant. Dahil nga daw sa presyo na hinihingi ng team ng Brooklyn Nets at kung paano nga daw sila makipag-usap sa trade talks, ay naiisip na nga daw ng team na ayaw talaga nilang i-trade si Kevin Durant. Parang pinapalabas nga lang nila kay KD na talagang sinusubukan nga nilang i-trade siya. Pero sa katotohanan nga mga idol, wala talaga silang balak na i-trade itong si Durant. At maiintindihan naman natin kung bakit ayaw nga nilang i-trade itong si Kevin Durant. Kapag kasi umalis itong si KD, sure naaalis na itong si Kyrie Irving. At for sure mga idol, babalik na naman sa pagiging kulelat itong team ng Brooklyn Nets na matagal nga nilang panahon na ininda. Matagal na panahon nga nilang tiniis. At hindi rin kasi usual na ang mga superstar ay pumupunta dito sa Brooklyn, kung hindi sa New York. Kaya nga mga idol, kung sakaling umalis itong ang si KD at si Kyrie sa Nets ay baka matagal pa ang panahon na kanilang hintayin bago may sumali muli sa kanilang established na NBA superstar. Kaya nga hanggat maaari ay ayaw nga nilang pakawalan ang kanilang superstar na ngayon. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!